Dako na tayo ngayon sa Kabanata 6 na pinamagatang si Basilio. Iisa lamang ang ating tauhan dito mga anak. Yun ay ang binata. Nung mga oras na yon, tumunog ang kampana na kung saan ito yung hudyat ng panghating gabing misa. Sa madaling salita mga anak, kasi malapit na ang Noche Buena na yan, ilang sandali na lamang. Kaya nakikita ni Basilio na ang mga tao ay pumupunta na sa simbahan upang makinig ng sermon na yon. Ito namang si Basilio hindi mapalagay. Kaya ang ginawa niya mga anak, siya ay bumaba, at pagbaba ni Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago, agad na siya ay naglakad doon sa madilim na bahagi ng daanan. At batay sa kanyang mga kilos, umiiwas siya sa mga taong makakakita sa kanya. Bakit? Kasi nak, siya ay pupunta sa gubat na ito. Naalala niyo yung gubat? Malaki ang ambag ng gubat na ito sa buhay ni Basilio. Bakit kaya? Kasi kung matatandaan niyo, Noche Buena din noon mga anak, dito namatay ang ina ni Basilio. Ang gubat na ito mga anak ay dating pag-aari ng mga Ibarra. Ngayon, nung nawala si Ibarra, may 13 taon na ang nakalipas, ang gubat na ito ay nailit at napunta sa pamahalaan. Pagkatapos nun, ang bumili naman nito ngayon ay si Kapitan Tiago. Kaya kahit madilim ang paglalakbay ni Basilio, tiniis na yon na kahit na siya ay nadapa, nagkanda sugat-sugat, hindi niya o wala siyang pakialam doon. Kasi nais niyang dalawin ang puntod ng kanyang ina na nasa gitna ng gubat. Kaya kahit madilim ang paglalakbay ni Basilio, tiniis na yon na kahit na siya ay nadapa, nagkanda sugat-sugat, hindi niya o wala siyang pakialam doon. Kasi nais niyang dalawin ang puntod ng kanyang ina na nasa gitna ng gubat. Hanggang narating ni Basilio ang ilog o ilog-ilogan. Pagkatapos, may palatandaan doon na may maliit na burol at may mga damo. So, sa gubat mga anak, may nakausling bato. Halimbawa, ito yung nakausling bato. Okay? Umupo siya dito at nagtanggal ng sombrero sabay bulong sa kalangitan. Na ibig sabihin ng pagbulong na yon, ipinagdasal niya ang kanyang yumaong ina. Naalala rin ni Basilio ang mga masasayang sandali ng kanyang buhay. Ano kaya yung masasayang sandali ng kanyang buhay mga anak? Nung kasama pa niya ang kanyang kapatid at ang kanyang ina, na sila ay magkasama kahit mahirap ang buhay. Naglalaro, nagkikwentuhan. Pero sa mga oras na yun mga anak, malungkot na malungkot si Basilio kasi sumapit na naman ang Noche Buena, pero patuloy pa rin ang kanyang kalungkutan. Pangalawa, naaalala rin niya ang isang lalaking nanghihina na. Sino kaya yung lalaki na yon mga anak? Maalala nyo? Walang iba kundi si Elias. Ang nanghihinang lalaki na si Elias mga anak ay nakiusap kay Basilio na siya daw ay itabi sa kanyang nanay na patay na. Kasi hindi daw magtatagal ang kanyang buhay at mamamatay na rin siya. Sa oras na mamatay, sunugin daw niya ang bangkay nito. Kaya itong si Basilio, halimbawa nandito si Basilio mga anak, ay hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niyang sundin, pero sa mga pagkakataong yon, ang ginawa niya, nag-ikot siya nang nag-ikot sa gubat. Pagbalik niya dito, okay, may isang lalaki ang dumating. At sino yung lalaki na yon? Batay sa kanyang alaala, nakita niya na ito ay mistisuhin at tila nagbabantay sa dalawang bangkay. Like for example, ito yung gubat, ito yung bangkay ni Sisa, ito yung bangkay ni Elias. May lalaki ditong nagbabantay. Yung lalaki na to dito, ito ay si Ibarra. Ibig sabihin mga anak, hindi na naabutan ni Ibarra na buhay si Elias. At yun naman yung mga pangyayari na tinulungan ni Basilio si Ibarra na sunugin ang bangkay ni Elias, ito yon, at ang bangkay ni Sisa. At dahil nga
ayaw magpaumaga ni Ibarra. Nung mga araw na yun, mga anak ha, ayaw magpaumaga ni Ibarra sa kagubatan, sinabi niya kay Basilio na siya ay mauna na. Ngunit naawa siya sa bata kasi alam niya kung anong pakiramdam ng walang nanay o walang pamilya. Kaya ang ginawa ni Ibarra, dumukot siya sa bulsa at binigyan ng pera si Basilio. Ngunit bago nakalayo si Basilio sa mga araw na yon, sinabi ni Ibarra sa bata na wag na wag sabihin kaninuman ang nangyaring pagsunog o anumang nangyari sa gabing iyon. Kaya itong si Basilio nangako naman. Yun ang dahilan kung bakit nung bumaba si Basilio sa bahay ay tinalunton niya ang gubat na hindi nagpapakita at hindi dapat o wala dapat makakakita sa kanya. Upang matakasan ang kasawian na nangyari sa kanyang buhay at upang makawala na din sa kadena ng kamangmangan, si Basilio ay pumunta ng Maynila gamit ang perang binigay sa kanya ni Ibarra. Ano ang intensyon niya? Bakit pupunta siya ng Maynila, mga anak? Para siya ay magtrabaho at higit sa lahat, makapag-aral. Dangan lamang, nung mga panahon na yun, sakitin siya. Yun ang dahilan kung bakit pinapalaya siya ng kanyang amo dahil hindi na siya nakakagawa ng mga gawain. Na kung saan yun naman ang lubos na ikinasama ng loob ni Basilio. Kaya nga dumating sa punto na siya ay magpakamatay na. Pero naaalala niya ang sinabi ng kanyang ina na tumawag lang daw sa Diyos at tutulungan siya nito. Sa madaling salita mga anak, sa pamamagitan ng mga sinabi ng kanyang ina noon habang magkasama pa sila, yun ang nagiging motivation ni Basilio para magpatuloy habang siya'y naglalakad kasi nga diba tinangka niyang magpakasagasa, okay? Kasi gusto niyang magpakamatay. Habang siya'y naglalakad, nasalubong naman niya ang karwahe na sinasakyan noon ni Kapitan Tiago. Kaya ang ginawa niya, okay, kinawayan niya ang kutsero pero hindi siya pinansin nito. Ngayon, sa nais na pakapag-aral at marubdob ang kanyang hangarin na makapagtapos ng pag-aaral, alam mo ang ginawa ni Basilio, mga anak? Ipinagtanong niya kung saan nakatira si Kapitan Tiago sa Maynila. May nakapagturo hanggang sa natuntun niya ang bahay. Like for example, ito yung bahay. Natuntun niya na o nakita niya na ang bahay ni Kapitan Tiago. Alam mo ang ginawa niya? Nagpakitang gila siya sa pagpapakilala kay Kapitan Tiago. Napala niya na ang kanyang mukha kasi kailangan niya. Nung mga panahon naman na yon, si Kapitan Tiago ay sobrang lungkot. Naalala niyo mga anak bakit siya nalungkot? Kasi diba si Maria Clara ay pumasok sa kumbento. Yun din ang dahilan kung bakit dahil sa labis na bibo na ipinakita ni Basilio kay Kapitan Tiago, kinuha siya nito bilang alila. Nung siya'y nakapasok na sa bahay ni Kapitan Tiago mga anak, hindi naman siya hinihigpitin ng matanda. Hinahayaan siyang makapag-aral sa San Juan de Letran. Dangan lamang, nung mga panahon na yon, malungkot siya mga anak. Kasi unang-una, siya ay nakabakya lamang at ang makanyang mga damit ay tila babasahan, luma na, pangit na. Nilalayuan siya ng kanyang mga kamag-aral, maging ang kanyang mga guro. Yung mga pangyayaring yun, mga anak, yun yung nasa unang taon siya ng kanyang pag-aaral. Pero, ang lahat ng kanyang mga nakikita na mga kilos mula sa kanyang mga kamag-aral, guro, ay hindi niya ipinapakitang nasasaktan siya. Kaya sa tuwing umuwi sila sa bayan ng San Diego, agad na pumupunta si Basilio sa libingan ng kanyang ina at doon nag-iiyak, inilalabas ang lahat ng sama ng loob. Sa ikalawang taon naman ng kanyang pag-aaral, medyo pinalad dito si Basilio. Bakit? Kasi nanalo ang manok na panabong ni Kapitan Tiago na kanyang inalagaan. Sa labis ng tuwa ng matanda, binigyan siya ng malaking balato na kung saan ang binili naman ni Basilio ay sapatos at damit, okay? Para sa pamasok. Dahil nga sa katauhan ni Basilio, nakita ni Kapitan Tiago na ang batang ito ay
matalino. Yan siya ng mga formal na damit, yung mga luma, no, binigay sa kanya para maging maayos naman sa pag-aaral ang bata. Ngunit kahit ganoon, no, may pagbabago na sa ayos ni Basilio, hindi pa rin siya pinapahalagahan ng mga professor. Samantala, sa ikatlong taon naman ay nagkaroon siya ng professor na mapagbiro. Halos araw-araw, gumagawa ito ng katatawanan na kahit nakakasakit sa kapwa, wala siyang pakialam. Isang araw, pinunteriya si Basilio. Ang ginawa ng professor, nagtanong ng nagtanong. Pero kahit na anong paglulubid na o kahit na anong tanong ng professor, nasasagot ng tama ni Basilio ang bawat katanungang ibinabato sa kanya. Samantala, sa ikaapat na taon naman, nagkaroon siya ng professor na kinagigiliwan ng lahat. Nagkaroon ngayon ng tagisan tungkol sa arnis at iskrima. Eh, magaling si Basilio dito, kaya lalong humanga sa kanya ang professor. Magaling na sa palakasan, magaling pa sa academic. Yun din ang dahilan kung bakit nakamit niya ang sobresaliente. Ibig sabihin, excellent na marka. Lahat ng kanyang mga nakamit sa buhay, ikinuwento ni Basilio kay Kapitan Tiago. Dahil dito, natuwa ang matanda. At sabi niya, masigit daw na karapat-dapat kung si Basilio ay mag-aral sa isang dekalidad na paaralan. Kaya naman, pagkatapos ng San Juan de Letran, si Basilio ngayon ay nag-aaral sa Ateneo. Ganun din naman ang ipinapakita ni Basilio ang higit na pagsisikap sa kanyang pag-aaral sa paaralang ito. Ngayon, dahil alam nga ni Kapitan Tiago na si Basilio ay matalino, agad namang nag-isip siya kung ano dapat ang kukunin ni Basilio. Kung ito ba ay abogado o pag-aabogado o pagdodoktor. Sabi niya, kung si Basilio ay mag-aabogado, kailangan maraming koneksyon at matalino dapat sa paglulubid ng mga kasinungalingan para maipanalo ang kaso. Kaya, ang sabi niya, huwag na lang dito. Samantala, kung pagdodoktor naman ang kukunin daw ni Basilio, para kay Kapitan Tiago, mas mainam daw kasi lalaki daw ang kanyang panalo dahil mag-e-experiment daw si Basilio ng gamot na lason doon sa kalabang manok para daw mamatay ito, ilalagay sa tari. Kaya ngayon, ang pagdodoktor ni Basilio ay ipinagpatuloy sa paaralang Universidad ng Santo Tomas. Dahil nga sa pagsusunog ng kilay, nangunguna siya sa buong mag-aaral. At siya ang naatasan na magbigay ng mensahe. Kaya naisip ni Basilio na ano kaya ang magiging nilalaman ng kanyang mensahe sa pangkalahatan. At naisip niya na tungkol ito sa karalitaan ay hindi hadlang sa tagumpay. Ayan. At yan lamang ang ating mga pangyayari sa katauhan na kilala na natin kung sino ngayon si Basilio. Thank you for watching!